Sunday School preacher for this morning, Sir Michael Bagyon. Amen. Good morning po sa ating po mga live streamers. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope na kayo po ay masaya ngayong umaga. Amen. At sa kabila po ng ganitong klase ng atin pong nangyayari sa mundo, salamat po sa Panginoon na ang Kristiyano po ay patuloy na may pagkakataon na makapaglingkod sa atin pong Diyos. Amen? Okay, pagpapatuloy po natin yung atin pong lesson sa Sunday School about the Word of God. At ngayon, pag-uusapan po natin yun pong sufficiency of the Scripture or sufficiency of the Word of God sa buhay po na natin bilang isang Kristiyano. Open your Bible please in Psalms chapter 19. Psalms chapter 19, beginning from verse number 7. The Bible says, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether." Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Una sa buong magdamag na inyo pong pag-iingat po sa amin habang kami pinagpapahinga. At ngayong umaga na merong kaming kalakasan, ginising nyo kami na may kasiglahan at kalakasan at pagkakataong muling makapagpuri po sa inyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo na sa amin pong Sunday School, i-bless nyo po yung mga talata na amin pong binasa at nawa makaabot ito sa bawat puso't isipan ng mga makakapakinig, maging sa amin pong mga kapatira na ngayon ay nanunood sa live stream at yung kanilang mga invited guests, Panginoon, nawa maunawaan po nila ang kahalagahan ng inyo pong salita. Maging yung mga makakapanood ng replay ng video ng buong maghapon, Panginoon, sa YouTube, kayo pa rin ang mangusap sa kanilang puso't isipan. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated. Okay, this is a very familiar passage na I believe na halos lahat po sa atin dito ay maraming beses nyo na po itong nabasa paulit-ulit. The law of the Lord is perfect. Kinakanta pa nga ito sa Sunday School. At yung iba sa inyo mga Sunday School teachers, alam nyo pa yung tono nitong passage na ito at tinuturo sa mga bata. But alam nyo po na dito, mula po sa tatlong talata na ito na binasa po natin, unang-una, makikita po natin dito yung pong mga tinatawag na salteric titles ng Bible. Ang ibig sabihin po ng mga salteric titles, ito po yung mga title o katawagan sa Biblia na makikita natin sa Book of Psalms. Makikita po natin yan sa Psalms chapter 1 at isa po dito sa Psalms chapter 19. So makikita po natin dito yung mga katawagan sa Bible. Una, law. Diba verse number 7? Law at saka testimony. Yan po yung dalawa na katawagan. Pangalawa sa verse 8, statutes at saka commandments. Verse 9, yung fear at saka yung judgments. Okay? At sa verse sa chapter 1, meron pang isa yung precepts. Actually, yan ay 7 na 7 na salteric titles at yung iba ikinoconnect nila yung fear doon sa ways. But anyway, there are 7 salteric titles pero dito pag-aaralan lamang po natin yung 6 na katawagan sa Biblia. Ano po? At makikita po natin dito mula po sa bawat title po na yan ng salita ng Diyos, makikita natin na bagamat ang mga titulo po na yan ay interchangeable, o ibig sabihin ay halos magkakaparehas, synonymous, o magkakaparehas yung meaning, pero meron po yung specific na ginagawa po sa atin pong buhay. Which means, sa bawat anggulo po ng buhay ng Kristiyano, ang salita ng Diyos po ay laging applicable.
Kaya nga po ang titulo ng ating pong pag-aaral ngayon is the sufficiency of the Word of God. Kasi wala na po tayong hahanapin pa kung ang pagbabasyan lamang po natin, ang hahanapin lamang po natin ay yung kailangang prinsipyo natin sa ating buhay. Lahat po ay masusumpungan na po natin sa salita ng Diyos. Now, marami po, of course, marami pong tao ang hindi naniniwala sa Biblia sapagkat ayon po sa kanila, gawa lamang po yan ng tao. At yan po is an old fairy tales. Alain nyo po yan na may mga so-called genius na mga tao, na mga matatalino daw sila, na hindi sila naniniwala sa Bible sapagkat ang Biblia is just a fairy tale for them. Parang kwentong pambata, bedtime stories, parang ganon. Pero makikita po natin na ang Biblia po ay unang-una, hindi po ito fairy tale sapagkat ang fairy tales ay fiction. Ibig sabihin katang-isip. Ito po ay base sa history na nangyari po sa isang particular na grupo ng tao. So talagang ito po ay kung susuriin po natin, kung titignan po natin in a human point of view, ito po ay isang klase ng kasulatan, ng dokumento na kung pag-aaralan natin sa ating standpoint bilang tao ay isang kasulatan o dokumento na masusing pinag-isipan at pinag-aralan. But of course, ito po ay salita ng Diyos at ito po ay mind ng Panginoon, wisdom ng Panginoon na ibinigay po sa tao upang yung tao na sumulat po nito ay maging blessing sa mga susunod pang henerasyon na kagaya po natin. So, ang sabi po ng Biblia, ito pong yung mga kanilang mga isinulat, the Bible was written by more or less 40 human writers. At ito pong 40 mga tao na ito ay nabuhay po sila sa iba't ibang panahon. At karamihan po sa kanila ay hindi magkakakilala. At pangalawa, ito pong mga tao na ito ay galing sa iba't ibang profession ng buhay. Yung iba sa kanila ay mga shepherds, tagapag-alaga ng tupa. Yung iba sa kanila ay mangingisda. Yung iba, mayroong mga matataas na profession, mga physicians, mga doctors, may mga ganun, may mga lawyers, iba't iba pa na galing sa iba't ibang profession ng buhay at hindi sila magkakakilala at nabuhay sila sa iba't ibang panahon. Pero makikita nyo po, lahat ng kanilang sinulat ay hindi magkakakontra. Ni isa man sa Biblia na 1,189 chapters na makikita po natin dito sa Biblia, 66 books, wala ni isa man dyan na magkakontra po sa isa't isa. Bagkos ang iniisip po natin na magkakontra, yan ay nagsusupplement pa, nagsusupply pa ng katotohanan para mas lalo pang maging maliwanag yung katotohanan na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Now dito makikita po natin yung una, tatalakayin po natin yung una na sinasabi po dito na Psalteric titles. But this, bear in mind that the Word of God is quick and powerful according sa Book of Hebrews. Sabi po ng Biblia, the Word of God is quick. Pag sinabing quick, buhay. That's the reason why it can change lives, because the Word of God is quick. Buhay. Hindi po ito comics. Ang comics ay walang nababagong buhay. Siguro meron, nagiging parang comics din yung buhay. Pero alam nyo po, ang Biblia po ay totoong nagbabago ng buhay. At sabi ng Biblia, ayon din po sa Book of Hebrews, it is powerful. Ano po, at napag-usapan natin yan ng mga nakaraan, yung power ng voice of the Lord, yung power ng Word of God, na talagang napaka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Naulang tignan po natin, isa sa mga Psalteric titles na tinutukoy po dito sa verse number 7 is the law. Now, what is a law? Ang tinutukoy po ditong law ay yung Torah, or yung sa Hebrew yung Torah. Yung ibig sabihin ng Torah ay instruction. It means direction. It means a standard and principle. Okay? Now, makikita nyo po sa Hebrew
Bible, pag binanggit po yung law or yung Torah, lagi pong tumutukoy yan doon sa Pentateuch. Di ba? Madalas, naririnig po natin yan. The first five books of Moses. Ano yun? Matthew, Mark, Luke, John. Hindi, hindi po. The first five books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? So, yung iba nag-amen din, amen. Hindi po. Sa Old Testament po yun. Okay? Matthew, Mark, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun po yung first five books ng Old Testament. At ito po ay laging binabanggit na Pentateuch or Torah or the Law. Now, dito po natin makikita yun pong principles and standard of living na unang-unang ibinigay ng Panginoon sa kanya pong piniling bayan, which is Israel. Okay? Kaya nga po, pag sinabing law, pag sinabi ng Biblia na Torah or law, lagi pong ilagay natin sa isipan, this is the doctrine. This is the standard of living. This is the principle. Ito yung direction. Ito yung instruction. At kanino nanggagaling instruction? Sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, the law of the Lord. This is the instruction of the Lord to His people. Now, anong description lang law na ito? Ano ang makikita natin na ano ang adjective na sinasabi ng Biblia patungkol dito sa law, sa instruction, sa standard, sa principle, sa doctrine? Naman, sabi ng Bible, this law is perfect. Nakita niyo po, sabi ng Bible, the law of the Lord is perfect. Now, what is the word perfect means? The word perfect means complete, full. It means without blemish. It means undefiled. It means without spot. So, which means ito pong instruction, ito pong doctrine na ito, etong teaching na ito, etong direction na ibinibigay sa atin ng Panginoon, etong standard and principles ng Panginoon na ikinukonvey sa atin, ibinibigay sa atin, ang sabi ng Bible, this law is complete, full, without blemish, without spot, undefiled. Alam nyo ba na ang Philippine Constitution, kaya nga po ang Constitution ng bawat bansa, lagi po yung subject for amendments. Bakit? Because ipinapakita lamang na ang batas ng tao is not absolute. Ibig sabihin, yung batas ng tao ay pwedeng magbago ayon sa nangyayaring sitwasyon at ayon sa kultura at tradisyon ng isang bansa. Okay? So kapag yung mga mambabatas ay nakakita sila na dapat siguro gawa natin ang batas ito kasi may panibagong pangyayari, may panibagong circumstances na nangyari, may panibagong problema din. Let's make a law para dito sa pangyayari na ito. Specific law para sa pangyayari na ito. At itong klase ng law na ito, obsolete na ito. So, ibaguhin natin. Ganun po yung constitution ng isang bansa. Why? Because the constitution of a nation is just a law na ginawa ng tao. Bagamat yung iba ay nakabase sa salita ng Diyos, pero in totality, yan po ay batas ng tao. Pero hindi po ang batas ng Diyos. Hindi po natin pwedeng baguhin yun pong salita ng Diyos. Why? Thus, the Word of God is always absolute. It is complete, it is full, without blemish, without spot, undefiled. It is perfect. So hindi po natin kinakailangan baguhin yung salita ng Diyos. Ang tao po ang dapat na magbago para umayon sa salita ng Diyos. Okay? Hindi po yung salita ng Diyos ang babaguhin para umayon sa kultura at tradisyon ng isang bansa. Ang tradisyon at kultura ng isang bansa ang dapat na mabago para umayon sa salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ang basihan, ang salita ng Diyos ang standard, ang salita ng Diyos ang principles na ibinigay ng Panginoon para sa pamumuhay ng tao.
Okay? The law, it means the teaching, the instruction, the direction, the standard, the principles, the doctrine. Na ang sabi ng Biblia, this is without spot, without blemish, this is a complete full. Okay. Now, ano ang ginagawa nitong law? Tingnan po natin. The law of the Lord is full, complete, perfect. Anong ginagawa niya? Converting the soul. Ang tao po, hindi mo kayang baguhin yung pag-uugali ng ibang tao. You cannot change a soul sapagkat hindi ikaw ang gumawa ng soul. You cannot even change yourself kasi hindi rin ikaw ang gumawa ng sarili mo. The only person that can change a soul is the one who created that soul. At walang iba kundi ang Panginoon. And He created the soul by His mouth. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So kaya nga po ang kagandahan po nito, makikita natin na ang tao po ay naku-convert mula po sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi po ng Biblia, in Deuteronomy chapter 4, verse number 2, makikita niyo po yung sinabi po dyan ni Moses regarding the Word of God. Sabi ng Biblia, "Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you." So ito pong, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, ang salita ng Diyos ay hindi mo kinakailangan baguhin. Wala ka nang idadagdag dito. Sabi ng Panginoon kay Moses, lahat ng ikinuman ko sa iyo, do not add unto it or diminish aught from it. Wala kang tatanggalin dyan. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, lahat ng sasabihin ko sa iyo, sabihin mo sa tao, diminish not a word. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Ibig sabihin, yung lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat yung salita ng Diyos, wala tayong karapatan na magdagdag ni isang salita or mag-alis o mag-umit ng isang salita. Bakit? It is perfect. At dahil ito ay perfect, wala ka nang idadagdag dyan, it can transform, it can convert ang isang tao from darkness to light, from the power of Satan to the power of His Son. So, kaya makikita natin dito na kayang i-convert ng salita ng Diyos yung pong puso ng tao, kayang i-convert ng salita ng Diyos yun pong pag-uugali ng tao, sapagkat wala ka nang idadagdag pa at wala ka nang ibabawas pa sa salita ng Diyos. It's already complete. Which means, lahat ng kailangan po ng tao ay nandito na nakalagay. I mean, kailangan ha, hindi yung gustong malaman, kundi yung kailangan. Nandito na, nakalagay na. Ang gagawin na lang, ang sabi po doon sa binasa natin sa Deuteronomy chapter 4, verse number 2, anong dahilan bakit hindi natin kinakailangan dagdagan o bawasan? The reason is that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. The purpose is for us to obey the Word of God. At kapag ang tao po ay sumunod sa salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, the Word of God can convert a soul. Converting the soul. Kaya nga po, alam niyo po, ang kagandahan po, tingnan niyo po, itong hindi po nakikita ng marami na nakapaligid po sa atin. Nakikita lang po nila ang simbahang ito as a religion. Ganun lang, religion. Is a group of or one of the denominations of the world. Yun lang yung nakikita nila kasi doon sila minulat eh. Wala silang prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Basta't nakakita sila ng ganitong klase ng pagtitipon and then merong karamihan na nakikita nila mga praise and worship, mga alive forevermore, mga ganun-ganon ba, di ba? Mga amen, yung sinasabi nilang amen, mga ganyan. Tapos, makikita mo yung mga ribulto, and then makakakita sila ng cross. Ang thinking ng tao, religion.
At yung ibang mga skeptics, oh, business. Business yan. But, I mean, hindi na po ako lalayo, sa atin na lang. Ang hindi po nila nakikita, yung bawat soul na nakaupo sa pew, nakaupo sa monoblock, ang hindi nakikita ng marami, ang bawat soul na yan ay binago ng salita ng Diyos. Na dati, hindi naman tayo ipinanganak na ang forma natin ay ganito na. Sabi ko nga po sa inyo, noong nag-backslide ako, high school, college, kahit saan ako pumunta, ang attire mo lang, naka-topsider, naka-walking shorts, naka-t-shirt. Pupunta sa Holiday Plaza, pupunta sa, yung isa pa doon malapit sa Manila Zoo, yung Harrison Plaza, kasi yan lang naman ang galaan noon, nung panahon dyan sa Pasay. Yan lang naman, wala pang MOA noon, wala pang ORA, wala pa yung market. Yan lang ang mga pinupuntahan noon. Tapos pag medyo labas ng school sa Manila, pupunta ng Isitan, pupunta ng Ever. Yan lang naman yung mga puntahan noon eh, yung mga mall na kilala noon eh. Kasi mas kabisado ko pa nga yung Manila kaysa Makati eh. Kahit sa street ng Maynila, ilagay mo ako, makakauwi ako eh. Pero pag sa Makati, maliligaw ako eh. So, kaya, yan ang nakalakihan natin eh. Diba? Diyan, yung kinamulatan natin, ganyan. Now, sabi ko nga po sa inyo, nakapag suot ako noon ng long sleeve, na may necktie, JS. Junior, senior prom namin nung high school. Third year ako. Oh. Tapos nung bumalik ako sa church, yun, nakapagsuot ako ng barong, pero hindi ko yun sinusuot. Pag lalabas ako ng bahay, pag magsisimba, pag Sunday, hindi ko sinusuot yun. Naka yung t-shirt na white undershirt, tapos yung barong ko nakaganyan, yung Bible ko, yung Gideon's na maliit, yung kulay blue, nakandito yan. Pagpasok ko ng church namin, diretso ako CR, doon ako magbibihes. Kasi ayoko nung kinakantsawan ako ng mga barkada ko eh. Paglabas ko, nakita ako ng barkada ko. Pambira attorney, salang kaso. Di ba? Pag nakita kang naka-necktie, ang tawag sa'yo, Electrolux man. Kasi yun ang uso noon eh, yung mga Electrolux man, yung mga nag-ano ng mga vacuum, ng mga kung ano-anong mga 680 home appliances, yun ang mga uso noon, 680 home appliances. O, di ba? So, nandun ako sa punto na hindi ko pa kayang mag-stand sa aking pananampalataya. Bagamat Sunday schooler ako, lumaki ako sa Sunday school, pero hindi pa ganun, hindi ko pa kayang mag-stand. Naihiya pa ako kasi galing ako sa sanlibutan eh. Naihiya pa akong ipakita na ganito na ako, hindi na ako umiinom, hindi na ako nahihiya pa ako ipakita yan sa tao. Pero kung just imagine, mga kapatid, yung mga tao, yung mga Kristiyano ngayon, na tayo ay hinubog na mula sa salita ng Diyos, subukan ninyo na yung mga tao na yan, ay abutan ninyo ng alak, hindi na yan tatanggap. Kahit na sabihin, one shot lang, hindi ha, hindi na. Bakit? Na-mold na yan ng salita ng Diyos. Pero pag meron pa rin tumanggap, hindi pa molded yan. Oh, noon ang hirap na hirap akong tanggalin, ang huling-huli kong bisyo na tanggal, sigarilyo. Bakit? Kasi yung sigarilyo, barya-barya lang, makakabili ka eh. Tapos, sa pananalita, ang hirap tanggalin ng mura. Kasi nasanay ka na ang umpisa ng statement mo, mura, antuldok, mura pa rin eh. Ganyan sa labas eh. Di ba? Malungkot ka, magmumura ka. Masaya ka, magmumura ka. Galit ka, magmumura ka pa rin. Ganun sa labas. At ganun yung kalakaran sa barkada. At na, sa akin, sa punto ko, ay nahirapan akong tanggalin yun. Hanggang ngayon nga, pero hindi po, joke lang. pero alam niyo po ba, biyaya lamang ng Panginoon na tayo ngayon ay nasa simbahan at binago ng Panginoon.
Tingnan nyo, ang buong mundo ay nagsasabi, lockdown, lockdown. Kung tutusin, yung iba sa inyo dito, pwede naman kayong hindi na pumunta dito, doon na lang kayo mag-live stream, manood in the convenience of your home. Pero bakit merong nag-uudyok sa inyo na pag ganitong araw, pumunta kayo sa church? Di ba? Hindi naman natin buhay dati yan eh. Oh, naalala ko noon, Sabado pa lang ng umaga, wala naman akong simbahan. Andun ako sa training ng ROTC. Nag-quit Sabado't Linggo. Nag-quit ako ng ROTC. Nandun ako sa Luneta. Paglinggo. Pagkatapos yan, pupunta ng Harrison Plaza. Gala lang naman noon, yung mga kabataan. Gala lang naman. Ganun lang yung buhay natin. Katuga. Alam niyo yung katuga? Kain, tulog, gala. Ganyan ang buhay ng kabataan noon eh. Sa mga pamilyadong tao, pag day off, sinong kaharap nyo? Hindi naman pamilya dati. Barkada. Ang kaharap, si San Miguel. Ah, di ba? Ang kaharap, yung chess, yung dama. Yan ang buhay eh. Di ba? Mula Lunes hanggang Biyernes, trabaho. Sabado, day off. Paglabas ng bahay, magmumumog lang ng konti yan ng gin. Tatawag ng barkada, uupo na, may lamesa na dyan, uupo, nandyan yung gin, latag ng dama. Dama! Di ba? Hanggang hapon yan. Pag medyo klasika, chess. Oh, medyo class yan, pag chess. Pero pag Filipino type, dama. Ganyan naman ang buhay eh. Yan yung, ako personally, ganyan yung nakita akong buhay. Pero salamat po sa Panginoon, meron pa palang mas magandang buhay. Yung ganong klase ng buhay, yung buhay na hindi aasenso. Pakuya-kuya ako ilang ba? Ganon yung klase ng buhay. Pero salamat sa Panginoon, meron pang mas magandang klase ng buhay. Yung buhay na ginagamit sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nakita lamang po natin yan sa salita ng Diyos. Na yan lamang po yung nag-open sa atin na hindi yan eh. Hindi yan ang normal na buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, in the sweat of thy face thou shalt eat bread. Kinakailangan mong pagpaguran, kinakailangan mong pagtrabahuan yung kakainin. Pinagpapaguran ko naman, ang hirap kayang mag-chess. Pustahan yun, mga kapatid. Pustahan yan. Noon, 10-10 piso. Oh, pustahan yan. Pero yung pusta doon, kung sino man ang manalo, hindi rin naman iuwi sa pamilya. Bakit? Mauuwi rin sa pulutan, tsaka sa alak. Oh, di ba? Pero tignan po natin yung buhay natin ngayon and let's compare it to the life na meron tayo before. Ano po ang nangyari? It's because of the Word of God. Salita ng Diyos. And we realize at natutunan natin yung prinsipyo na we would rather obey God rather than man. Kaya nga po sa kabila ng pagpipigil ng afubay, nandito pa rin kayo. Ah, di ba? Naglagay na lang, lockdown, quarantine, curfew. Titigas talaga ng ulo nitong mga Baptist na to. Bakit? Kaya mo bang pigilin yung outburst ng puso na magpupuri sa Panginoon? Hindi mo kayang pigilan yan. Hindi mo kayang pigilan. Para yan yung isang takure na nakasalang doon sa apoy at yung tubig ay na-reach niya na yung kanyang boiling point, 100 degrees Celsius. Kumukulo na and then tatakpan mo yung sumisipol. Subukan mong takpan yung paumuusok. Anong mangyayari? Tatalsik yung takip. Bakit? Hindi mo pwedeng pigilan yun eh. Merong force inside. Naalala niyo po si Jeremiah? Sabi ni Jeremiah, Panginoon, ayaw ko na talaga kasi
Grabing salbahe ng mga tao na to. Pinapatay nila yung mga propeta. Pinapatay nila yung mga nangangaral na salita ng Diyos. Panginoon, ayaw ko na. Pero sabi ni Jeremiah, Panginoon, yung salita mo parang apoy sa aking puso. Hindi ko yan kayang pigilan. Now, what's wrong with Jeremiah? He was converted. Hindi ganun yung dati niyang buhay bago siya tinawag ng Panginoon. Pero Jeremiah was converted. Ganun din po tayo eh. Nakita niyo po na ang buhay po natin bilang Kristiyano, ang isang linggo po natin, o sabi natin yung araw ng linggo, ay hindi kompleto without the Word of God. Parang kulang, di ba? Parang hindi ka mapakal. Naalala ko po, every time na ako po ay binibigyan ng tasking ng atin pong mahal na pastor na pupunta doon sa mga missions, Antique, or saan mga ano natin. At aabutin po ako doon ng linggo. Bagamat ako po yung nagpipreach, pero yung bawat oras, binabantayan ko po yan. Sunday school na ngayon. tapos na yung Sunday school, magpipreach na yun si pastor. Ganito na to. Pag gabi na, fellowship na yun. Tapos na yung service, may long table na yon, Abrahamic na yan. I don't know kung na-experience yung ganyan. Nung ako po ay wala dito sa church, pag linggo, yung bawat oras binabantayan ko. Kasi, sabi ko, ganito na yung mangyayari. Ganito na to. Ganito na yung ginagawa nila. Ano pong dahilan? Converted. Transformed. At ito po yung sinasabi, ang ibig sabihin po ng converting po dito is yung to bring back to its original position. Yan ang ibig sabihin ng convert. The word convert means to turn back, to bring back to its original position. Tingnan nyo po yung ginawa po ng salita ng Diyos. Our original position, nung tayo po ay nilikha ng Panginoon, we are holy. Ang sabi ng Biblia nung nilikha niya si Adan, and out of the dust of the ground, he created man, breath into his nostrils, the breath of life, and man became a living soul. And then kinumission niya si Adam, na ang sabi niya, of all the fruits of the trees in the garden, you may freely eat, except one. Yun yung puno na nagbibigay, o yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at sa masama. Yun lamang ang huwag mong kakainin, because in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sabi ng Panginoon. And then nakita ng Panginoon, si Adan ay malungkot. Wala siyang kasama. Kasama na katulad niya. Of course, nandun yung mga hayop, baka, kalabaw, unggoy, kung ano-ano mga beast of the field. Pero hindi pa rin masaya si Adan. At ang ginawa ng Panginoon, nilikha ngayon si Eva mula doon sa tadyang ni Adan. Pinatulog si Adan. Kinuha mula doon sa tadyang ni Adan, and then lumabas si Eva. Pagising ni Adan, nandiyan na si Eva. And the first wedding was a garden wedding in the Garden of Eden. At ang sabi ni Adan, this is now bones of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for out of man, for she was taken out of man. Sabi ng Biblia. And then they were happy. Masaya po sila. Masaya sila. Yun po yung original state ng tao. Wala po silang pag-iisip, or yung imagination nila ay hindi polluted ng kasalanan. Sapagkat wala pong sa kanila. Ang sabi ng Biblia is without malice. Nandun po sila sa estado na nilikha sila ng Panginoon, that they were holy, without sin. Yun po yung original state ng tao. Kaya lang pumasok po si Satan, Chinese.
Now, ngayon ko lamang nalaman na Chinese ang unang rasa ng tao during that time. So, not Israelites, but Chinese. Chinese. Na may daladalang COVID-19. Yeah! Alam nyo kung bakit? Ang binanatan itong... Ano, hindi, si Satanas po. Ang binanatan po nitong Satanas na to is not the physical, but spiritual. The man inside. Yun ang binanatan niya. Oh, sabi niya, oh, talaga? Sabi ba ng Diyos na hindi ka pwedeng kumain ng mga prutas dyan? Weh. Sabi ni Eva, hindi talaga pwede yan eh. Bawal yan eh. Kasi pag kinain daw namin yan, mamamatay kami. Oh, sabi ni Satanas, thou shall not surely die. Hindi ka mamamatay. Ayaw lang ng Diyos na malaman mo na kapag kinain mo yan, magiging matalino ka. You see? So kinain ngayon ni Eva. Anong nangyari ngayon? The first state of man was distorted. Bakit? Nag-disobey sila sa direct commandment ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, nung kumain si Eva, binigyan din niya yung kanyang asawa, si Adan. Love, honey, sweetheart, and say mother, pandesal. Tignan mo to. Tikman mo itong, I don't know kung aratilis yun. Aratilis. Oh. Napakasarap. Sumunod naman ngayon si Adan. And so ano nangyari po? The original state of man was distorted. So nawala ngayon yung tao doon sa kanyang original nature, which is holy. Napalayo sila ngayon sa Panginoon. Ano lamang ang pwedeng makapanumbalik sa tao? Sa kanyang original state, sa kanyang pagiging holy sa harapan ng Diyos, salita ng Diyos. That's the word converting means. To turn back to its original position. Alam mo, sabi ni Pedro, 1 Peter, chapter 1, verse number 23. A very familiar passage, sabi ni Pedro. 1 Peter, chapter 1, verse number 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Ano yun? By the word of God which liveth and abideth forever. Ang tao, tayo ay na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And that is spiritual birth na bumalik tayo doon sa ating original state. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po ba, bagamat tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, we are holy and we are perfect. Ayon po doon sa sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 14, sabi ng Biblia, for by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. We are perfected forever. Nung tayo po ay na-sanctified, nung tayo po ay naligtas, we are perfected forever. Yun po yung conversion na nangyari. From the original state, napalayo tayo sa Panginoon, pero naibalik tayo sa ating original position sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, there is no literature on earth na pwedeng gumawa po niyan maliban ang salita ng Diyos. Kahit na paulit-ulit nung basahin yung Nolimi Tangere El Filibusterismo, yung Iliad, yung sinulat ni Dante, yung sinulat ng mga matatalinong tao, at mga kung ano-anong mga literature ang basahin mo, it cannot convert your soul. Most of the times, it can only ruin your mind. Lalo yung mga young people na babae na mahilig kayo sa pocketbook. Ngayon, hindi na uso yung pocketbook kasi yung pocketbook ay inilagay na doon sa K-drama. Diba? Yung mga binabasang pocketbook ngayon, nasa K-drama na. Nasa Korean drama. Na ngayon ay talamak na talamak yung mga kababaihang young people na adik na adik dun sa K-drama. It can only ruin your mind, but it cannot convert your soul. The only agent on this earth that can convert a soul is no other than but the Word of God.
Because this is the law. This is the principle. This is the standard. This is the instruction. This is the direction, the doctrine, the teaching na nagmula po sa bibig ng Panginoon. O kaya napakaganda po. Kaya the Word of God is sufficient sa lahat ng angulo po ng buhay natin. Nandoon na po yung nandoon po yung kagandahan po ng salita ng Diyos. At ang kagandahan po nito, ang sabi po ng Biblia, na itong perfect doctrine, perfect teaching, perfect instruction na ito, na kayang magbalik sa atin from our original to our original position nung nilikha tayo ng Panginoon, ay this is also the testimony. Sabi lang Biblia, bibilisan ko lang po itong testimony. Now, sabi ng Biblia, not only that this is the law, but isa pang tawag dito, number two, is the testimony of the Lord. The word testimony means a witness. Testimony means a formal, written, or spoken statement. It is a declaration of truth or fact. That is a testimony. A declaration of truth or fact, whether written or verbal. Kaya nga, di ba, kapag every time na meron tayong Wednesday service, merong kapatiran tayo na nagpapatutuo. Ang tawag dun is nagpapatutuo. Which means nagbibigay siya ng kanyang testimony. Which means nagdi-declare siya ng katotohanan na kapangyarihan ng Panginoon na ginawa sa kanyang buhay. So a testimony is a declaration of fact, a declaration of truth, whether written or verbal or spoken. Now, anong sabi ng Biblia? Itong testimony na ito. Ang sabi ng Biblia, this testimony is sure. The word sure here means to support, build up. Ang implication na ito is na, alam niyo yung isang bata na bago pa lamang naglalakad, na yung kanyang nanay inaalalayan yung bata na naglalakad, or a nurse, yung isang nurse na yung isang pasyente na hirap bumangon sa kama at hirap na hirap maglakad, inaalalayan ng nurse. Siya yung support, siya yung nagbi-build up. Yun ang ibig sabihin ng sure. It means to foster like a parent or a nurse. Yun ang ibig sabihin ng sure. And then, anong ginagawa nito? Sabi ng Biblia, making wise the simple. Bakit? Merong nagpo-foster eh. Merong nagbi-build up. Merong tumutulong. Alam niyo po ang sabi po ng Biblia, Psalms 119, verse number 99. Sabi ng Biblia, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Itong tao na ito, sabi ng Biblia, he has more understanding than all his teachers because of the testimonies of the Lord. So yun yung kagandahan na itong salita ng Diyos, it can make a simple to become wise. Why? Because this declaration is sure. This declaration means it is a support. It means to build up. It means to foster. So kaya tignan niyo po, napakaganda po ng salita ng Diyos. Kaya every time, 'di ba, sa ating basic Christian living, ang laging ina-emphasize basic Christian living, prayer, Bible reading. That's the basic Bible study. That's the basic. Bakit? Ang salita ng Diyos po ay suficiente. Lahat ng anggulo ng buhay po natin ay makikita po natin yung pong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na pwedeng ang salita ng Diyos ay makakatulong po sa bawat isa po sa atin. The Word of God is a law. It means a doctrine, a teaching. And it is perfect. It means full. It means complete. And it can convert a soul. The Word of the Lord is also a testimony. It means a written or spoken declaration of truth or fact. And it is sure. Means a support. It means to build up, to foster, just like a parent and a nurse. At sabi ng Biblia, it can make a simple to become wise.
Di ba? Kaya napakaganda po ng salita ng Diyos. Maaring wala po tayong pinag-aralan sa labas. Pero kung pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, if you will make this testimony, your meditation day and night, ang sabi ng Biblia, you can be as wise or more than wise or wiser than all your teachers. Sabi po ng Biblia eh. Psalms 119 verse 99. Sabi ni David, I have more understanding than all my teachers because of the word, because of the testimonies which I make meditations, na ginagawa ko meditation araw at gabi. Kaya salamat po sa Biblia. Sufficient na ang Biblia sa buhay po natin. Okay? Gali po, let's all stand up please. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa blessing niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy niyo po na pagbibigay ng katalinuhan, pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon sa protection. Salamat po sa inyo po mga salita. Salamat po sa ibinigay niyo po na wisdom, Panginoon. At dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na kayo po ang manguna sa bawat bahagi po ng programa po namin ngayon pong buong maghapon. Sa mga nanonood po, nakapatiran po namin, even mga first-time visitors sa live stream, kayo po, Panginoon, ang mangusap po sa kanila, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Sir Mike.